So, good morning once again to our fifth graders. So for today, jump tayo sa classification of vegetable crops. So, just slight review sa ating naging lesson last time, last Monday. Ano wala tayo na pa sa class Wednesday since nagkasabot Sir Iman. Make a plus tayo sa Tuesday, ha? Alright, so the first classification is according to their methods of culture. Okay, again, tatlo ang ating classifications. Una na nga rito, according to their methods of culture. Sino pwede makapagsabi ng isa pa? What's the second one? According to what? Wala nagsulat sa inyo last time. Classification of vegetable crops. Okay, no one? Right, the second one is according to their requirements, diba? Yung ano, seasonal requirements nila. Yung klima. So, yun ang kanilang requirements kung mainit or malamig na panahon ang gusto ng crops. And the third one is according to the parts used as food. Kung anong parte ng crops yung ating kinakain. So, marami yun. It's either na yung bunga lang ba yung ating kinakain, kung yung bunga ba at saka yung dahon, or yung dahon at saka yung tangkay, or pati ugat, ganun, o pati yung buto, kinakain ba natin? So, yun yung mga classifications na, no? Again, first is according to their methods of culture. Second is according to their seasonal requirements. And the third one is according to the parts used as food. So as we move on, mas mauunawaan niyo yan. Okay, first classification natin is according to their methods of culture. So may magpo-fall sa kanya, no? The first category under the methods of culture is yung root vegetables. So yung mga root vegetables, they are the vegetables that could be seen underground. Yung bunga nila nakalubog sa lupa. Okay? As well, siyempre, yung ugat nasa, nakalubog sa lupa. Diba? So, yung root vegetables na yan, so ito yung mga, ayan, ganyan na itsura niya. Nakalubog sa lupa yung mismong bunga niya. Yung mismong fruit. Okay? Right? We follow. Naunawaan ba? Root vegetables are the underground parts of these vegetables are eaten. Kung saan daw yung kinakain natin ay yung mismong nakalubog sa lupa. Okay. Example. Sino pwede magbigay ng example? Onion. Onion. Okay, good. Ano pa? Mateo. Walang maisip. Sige, Angel, sasagot ka sana. Radish po. Radish. Okay, Hermione. Walang maisip? Marami akong binigay na example sa inyo. 6 yata yung binigay ko examples. Ano-ano yung mga gulay na sa lupa, no? Nakabaon sa lupa yung mga bunga. Okay, so example lang ang first example kanina ni example ni Angel ay ang radish or labanos. Okay? Na makikita natin sa sinigang, all right? Okay, ako nga pala, Sir Iman, ay ito ha. Malinaw, ano, sa papel na to, inililis ako yung inyong mga recitation, okay? Recitation pati attendance dito rin, kung it's either late or absent. So, gaya ngayon, wala pa si, ano, si James. Okay, next sample is carrots. Okay, so yan, no? Kaya rin yung carrots sa kalubog, ano? Next ay onions. So, sabi nga ni Uriel ay sibuyas, ano? Onions. Next ay turnips. Ano ulit turnips? Singkamas. Yes, that's singkamas. Ano? So, babalitan mo lang. Sausaw sa asin. Alright? Snacks, di ba? May masarap ka ng snacks. Turnips. Another root vegetables is garlic or bawang. Next ay ang sweet potato or kamote. Okay? So, kasama rin sa mga methods of culture na under root vegetables ay ang, siyempre, patatas or potato. Yung potato kasi nakalubog din sa lupa eh. Alright? Okay. So next natin, next category under the methods of culture ang tinatawag na fruit vegetables. Kung saan, fruit and or the seeds of these vegetables are eaten. So both, ano, both
na yung mismong bunga and the seeds kinakain natin. So example is corn. So yung mismong buto niya, yeah, yung mismong kinakain natin, di ba? Next is okra. Beans. Yan. So kinakain din natin pati yung kasama ng mga buto niya, kasama yung seeds sa mga kinakain natin. Yung mismong bunga at yung seeds kinakain natin. So fruit vegetables ang tawag sa kanya. So under pa rin ng fruit vegetables ay ang eggplant. Pepper. So kasama niya yung bell pepper, chili pepper, pati yung siling panigang. Okay? Tomato. Yeah. So kitang-kita niyo yung buto no? Sa picture. Kasi kinakain natin yung kahit raw, kahit na hindi luto, kinakain natin ng kamatis. Okay, still under fruit vegetables ay yung munggo, soybeans, squash. And lastly ay ang cucumber or pepino. Okay? Kasama rin ang pepino sa fruit vegetables, which is under the methods of culture. Okay, going to another one. Ito yung review ng ano? Ito yung diniscuss natin last Monday. Still under the methods of culture ay ang salad crops, kung saan yung leaves o yung dahon ng vegetables ang ating kinakain. Okay, example din ay ang, okay, anyone, example tayo. Mateo, okay, I'm going to give you ano, Chance and Hermione. Bigay kayo ng ano, ng yung mismong dahon ng kinakain natin. Gulay. Kangkong. Kangkong, right. Hermione. Lettuce. Lettuce, right. So, yun nga, sabi ni Hermione ay lettuce. Okay? Kasama rin itong celery, parsley, kangkong. That's right. Kangkong kasama rin. Okay? So, kasama rin sa salad crops. No? Okay. I'm just writing down yung inyong ano. Yung bigyan ko ng score sa recitation. Alright. So, fourth ay ang cool crops. Cool crops. Or tinatawag nating mga vegetables under or that belongs to the mustard family. Pag sinabing mustard family, these are the leafy, okay? Leafy veggies, okay? So parehas nandito, no? Salad crops kasi leafy din siya. But this time, these are the leafy vegetables that that like cool weather. Mga leafy vegetables na gusto ay ang malamig na panahon. So ang mga examples ay cabbage, repolyo, cauliflower, broccoli. Ang lettuce actually kasama rin sa cool crops, ano? Spinach, kasama rin ang spinach. Okay? Just write them down, kasama rin ang lettuce sa cool crops. Okay. Lastly, fifth natin ang spinach and other greens. Ito yung oldest, no? Oldest of the vegetable gardens grown for their leaves, which are spinach and mustard greens. Kasama rin dito ang pet chai, okay? Or bok choy. So examples sa spinach and other greens are spinach, mustard greens, bok choy. Actually, kasama rin dito yung kangkong. Okay? Right, any question before we continue? Okay na, no? Okay. Next natin, sa next classification ay ang seasonal requirements natin. So vegetable crops according to their seasonal requirements. Ito yung mainit at saka malamig na panahon. So yung mga una ay ang cool season crops kung saan gusto yung mga vegetables ay ang gusto ay yung malamig na panahon. So ito na yung bare months hanggang February. Ito yung mga malalamig ang panahon, okay? So unahin natin yung mga leafy ano, yung mga madadahon. Under sa madadahon na mga crops ay ang lettuce, spinach, cabbage, petchay, mustard greens. So kita-kita naman sa pictures ano. Marami silang ano, madadahon talaga sila. Kasi yung mismong bunga niya ay ang dahon. Right? Yung mismong dahon din ang ating kinakain dyan. Lettuce, spinach, petchay, cabbage, mustard greens. So these are the examples of leafy vegetables na gusto ng cool season crops. Okay, next ay ang stem. So they are kangkong, sweet potato, asparagus. Sino sa inyo nakakain na asparagus? Wala pa? How about you, Uriel? Nakapag-try ka ng asparagus? Hindi pa po. Hindi pa rin. Okay. Okay, so next natin, under the, ano naman, roots crops. Okay, root crops tayo. So kanina, yung root crops natin ay radish, carrots, onions, bawang,
Diba yung mga yun, crabs, kamote. So, sa kanila, mahati rin sila sa dalawa, no? Yung mga gusto ng cool at saka warm season. So, under the cool season crops, dito papasok ang radish, turnips, at carrots. Okay? Labanos, singkamas, at carrots. Ang carrots kasi ano rin eh, yun na rin ang kanyang in Filipino. Gagawin mo lang K, tapos single R. Right? Next, so the root crops under the cool season, warm season na pala tayo, no? So sa warm season crops, pasok muna tayo sa fruits, ano? Sa fruits. Pag sinabing fruits, ay parehas na buto at saka bunga yung ating kinakain. Pag sinabing fruits, okay? Okay, so those are tomato, watermelon, squash, okra, pepper. So these are the crops or the the fruits na pwede sa warm season. Okay? Watermelon, tomato, squash, okra, pepper. Actually, squash, kung tutuusin, all season sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas naman, although per months, ay medyo mainit pa rin, ano, compared to other countries. Okay? Okay. Roots naman ulit tayo. So, pasok naman sa roots ang ating sweet potato or kamote. So, ito yung ano, no? Ito yung medyo, yung next examples ko yung medyo ano pa sa akin. Medyo, what's this? Pala isipan pa, no? Kasi sa book natin, kasama ang okra and toge. Kasi I don't consider them as root. So, siguro, for the meantime, kamote, sweet potato na lang muna ang ilagay nyo as example, okay? Paki-disregard muna yung okra and toge until further notice kung sila ipwede kong include sa roots. Okay? So pag sinabi nating roots, yung bunga mismo yung nakalubog sa lupa. Okay? Next, fruits and seeds. Okay, fruits and seeds. Munggo. Actually, dapat seeds lang to, no? Kaya sinabi fruits and seeds. Gaya nito, lima beans. Okay, munggo, soybean, lima bean. So, yun ang mga included sa fruits and seeds. Okay, we're now going to the third classification, which is according to the parts used as food. So, bumabase raw itong classification na to dun sa parte. Okay, dun sa part na kinakain natin. Okay, so yung una nga natin ay leaf and stem. Okay, yung first picture natin, sinong makakapagsabi ko ano yan? Familiar ba kayo doon sa first picture? Malunggay okay. Po. Yes, that's malunggay. How about yung second one? Siyempre, sa naka-cellphone, ano, medyo maliit sa inyo. Maliit kung titingnan. Okay, that's kangkong, ano? Kangkong yung pangalawang picture. So, sa first example natin is spinach under leaf and stem. Kasi yung spinach ay parehas na yung tangkay at saka yung dahon kinakain. Okay, leaf and stem, tangkay at yung dahon ang kinakain. Ampalaya. Okay, yung ampalaya kasi kinakain din natin yung ano niya, yung leaf and stem. Kangkong, so yun na nga, yung kangkong nasa picture. Kinchay. Yung kinchay usually makikita natin sa mga ano, sa mga pansit. Ano? Yung aroma kasi niya, yun ang ating nakakapagbigay aroma sa mga lutuin natin. Even sa mga minuto, sinasama rin ng kinchay. Malunggay, right? So, yun yung first picture natin, which is malunggay. Right, next. Next category under the parts used as food ay ang tinatawag na, ay, ito pa pala, cabbage, sorry. May cabbage pa nga pala. Leaf and stem, parehas natin kinakain sa cabbage. Okay, going to the next slide ay ang under leaves and fruits, kung saan parehas na bunga at saka yung dahon kinakain natin. So based sa picture na yan, ano yung picture na yan? Sili po. Yes, sili. So yung dahon niya ay dahon ng sili rin. So both leaves at saka yung bunga kinakain natin. Ginagamit sa pagluluto yan. Yung dahon sili, madalas yung makikita yan sa tinola. Right? Sa tinola nalalagay yan, yung dahon ng sili. Okay, so pepper. So na nga, yung pepper kasi is chili pepper, bell pepper. Right? Next is ampalaya. So parehas yung bunga at saka dahon ng ampalaya kinakain natin. Sitaw, sayote,
Oops, sorry. All right. So apat ano? Apat ang nakalagay sa book natin. So yan lang muna. Okay, pepper, ampalaya, sitaw, sayote. So kung ano lang yung ibinigay kong given pagdating sa exams, yan lang ang itatanong ko sa inyo, all right? So pepper, ampalaya, sitaw, sayote. So those are the examples under leaves and fruits. Kung saan parehas na yung bunga and yung dahon ay kinakain natin. All right, let's continue. Any question pala? Okay, sige, tuloy natin. Tahimik lang sila. Okay, under naman tayo sa leaves, flowers, and fruits. Sabihin, yung dahon, yung bulaklak, at saka yung mismong bunga ay kinakain natin. Right? Actually, supposedly kasama rin dapat ng seeds, ano? Anyway, so ito na nga, oh, ang first example natin is squash or kalabasa. Tignan nyo to? Ito ay bulaklak ng kalabasa. Okay, kasama rin dahon dyan. So yung dahon dyan, ay yung sa kalabasa, kinakain din natin yan. So sinasama rin sa pagluluto, yung bulaklak at saka yung dahon ng kalabasa. Siyempre, yung kalabasa, yung fruit ng kalabasa, kinakain talaga natin. Okay, next is cauliflower. Malunggay. Kamyas. So under sila ng leaves, flowers, and fruits. Okay, so fourth natin, fourth category, under pa rin ng parts used as food, ay tinatawag na leaves and underground stem parts. Okay, leaves and underground stem parts. Kung saan yung bunga na nakalubog sa lupa at saka yung dahon ay parehas natin kinakain. So, who can tell me kung ano-ano yung nasa picture natin? May nakakakilala ba sa inyo doon sa nasa picture? Wala. Alright. So, yun yung gabi. Okay, gabi ang tawag yan. Ang spell natin sa gabi minsan is gabi. Okay? So, anyway, kung yung gabi or gabi, katama ko rin yun. Okay? So, una is sweet potato or kamote. Garlic, onion, kasi yung onion kasi mayroong leeks, di ba? Onion leeks. Tapos ang garlic, yung dahon ng bawang, kinakain din natin, sinasama sa ano, sinasama sa mga lutuin. Ayan nga, gabi. Okay? Gabi or gabe is correct, okay? So those are the classification of vegetable crops. Okay, pero meron pa yan, ha? Meron pa tayong isa pa, okay? So pang fifth natin sa parts used as food ay ang tinatawag na fruits, pods, and seeds. Okay, fruits, pods, and seeds. So example, so marami to, no? So dire-diretso ko na. Kalamansi, sayote, bitter gourd, eggplant, jackfruit, string beans, kundol, batao, okra. Okay? So yun naman ang mga pasok sa under ng fruits, pods, and seeds. Okay, so we're done with planting calendar, classification of crops. Ngayon, magpo-proceed tayo sa factors to consider in planting vegetable crops. Okay? What are the factors to consider in planting vegetable crops? Okay, maya-maya tayo. Okay, tell me if you're done writing down. Medyo bibilis-bilisan natin ng ano ng pagtuturo since medyo mahaba-haba pa tong aking ano mga ituturo sa inyo. Okay, so papasok ngayon tayo sa factors to consider in planting vegetable crops. Alam niyo kasi yung mga gulay, mga vegetable crops, kailangan niya ng intensive care. Okay? They do need intensive care. Kailangan na ng ano ng puspusang pag-aalaga. Okay? Kailangan talaga niya ng ano nakatutok din tayo at the same time. Kasi of course, kung tututukan natin ang pag-aalaga sa kanya, we're going to expect a very good harvest. Okay? Of course, di ba? If you're taking care of them thoroughly and properly, we will be expecting very good harvest. So in taking care of vegetable crops, there are a lot of things that must be considered.
So ito na yun, papasok tayo sa first ayang. Sorry. You need to choose a place where there is enough sunlight, fresh air, and water supply. Okay, so kailangan daw maghahanap tayo ng lugar kung saan merong enough na nakatutok na araw, fresh air, malinis sa hangin, sariwang hangin, at saka tubig. Okay? So tayo naman, siyempre, kung sa paso tayo maglalagay ng crops or magtatanim, so obligado tayo na lagi nating didiligan. Okay? So first is choose a place where there is enough sunlight, fresh air, and water supply. Most of vegetable plants talaga, or halos lahat naman talaga ay, kailangan ng full sunlight. Okay? Most vegetable plants are full sun plants, requiring them between 6 to 8 hours of sunlight per day. Imagine, ano? Kailangan pala nasisikatan sila ng araw ng 6 to 8 hours. So, kung ako ipapipiliin nyo, morning sun, ano? Morning sun is preferable. Okay? Mas gusto ko yung morning sun compared with afternoon sun. Kasi mas mainit, ano? Mas mainit yung sikat ng araw sa hapon. And of course, you don't want your plants to overheat during the hottest part of the day. So kung limbawa sa bahay, ilagay niyo sa part na naaarawan siya in the morning. Tapos siguro pagdating sa hapon, yung part na may shade, okay, nalililiman siya sa hapon. Okay, next natin ay next to consider ay ang lupa, ano? So loam. Loam is the best type of soil for vegetable crops. Again, loam is the best type of soil for vegetable crops. Loam is made, loam has nutrients kasi loam has nutrients the plants need in order to grow completely and abundantly. Loam soil is made with the balance of three main types of soil. Three. So nakita sa picture na yan. So the three main types of soil are sand, silt, and clay soil. So pag pinag-combine yung tatlo, you'll be able to have loam soil. So as general rule, loam soil should consist of equal parts of all three soil types na yan. So this combination of soil types creates the perfect soil texture for plant to grow. Right? So next, so yun na, pangalawa natin is loam soil. First one is choose the best part. Okay? Choose the best part kung saan meron tayong enough sunlight, fresh air, and water supply. Okay, next factor to consider is yung seeds, ano? You need to look for the good quality seeds. So the good quality seeds will surely give good harvest. In dried seeds, so nakita sa picture na to, so ito yung fresh, yung good quality na seeds. This one, ito yung dried. Tuyot na yung seeds. So dried seeds from mature fruit. So ito yung, actually ito ano eh. Kung makikita nyo, no? So ang dapat kasi sa mga, what's this? Ito kasi sobrang tuyot eh. Parang naigil na maigi yung ano, yung, what's this? Yung seeds, ano? So a light floating seed, when put into water, kailangan kasi may tubig kayo para malaman nyo kung alin yung quality at saka alin ang hindi. So, pag nakakita kayo ng mga ano, nagpo-float sa water, pag limaw niya, nilagay sa tubig yung ano, yung seeds. Pag nakakita kayo ng nagpo-float na seeds na nasa tubig at saka yung wrinkled skin, so yun, pati yung may mga butas, yun yung mga hindi quality, okay? Again, yung mga seeds na nakalutang, yung wrinkled, gaya nito, wrinkled na to, yan, at saka yung may mga butas na seeds, yun ang mga hindi magandang klase ng seeds. Okay? So ito, kita nyo naman dito. Makinis, ano? Makinis yung seeds natin dito at saka walang mga butas. Compared with this one, na wrinkled na siya. Okay? So pag nilubog niya sa tubig yan, ito bigla siyang lulutang. Ito naman, lulubog sa tubig yan. Okay? So again, paano natin malalaman yung good at saka bad quality? Pakiulit lang.
Anyone? Kasabi ko lang, pag good quality, lulubog sa tubig. Okay? Kapag bad yung quality ng ating seeds, lulutang sa tubig, at panigurado ganito itsura niya, wrinkled, at saka may mga butas. Actually, dyan may isang, ito. Ito nakaturo sa mouse. Ito, butas yan. Tapos the rest, wrinkled yung mga seeds niya. Alright? Okay, so next natin na kailangang i-consider ay ang diba, tinuro ko na yung planting calendar. So, yun yun, no? So, check and consult with the calendar of planting to be able to know what plants are appropriate in a certain weather and climate condition. Okay? So, yun na. Yun yung mismo explanation niya. Kailangan natin kumonsulta lagi sa planting calendars for us to be able to know kung ano ba yung dapat, ano, kung ano yung tamang crops na itatanim natin sa panahon na yon. So just like ngayon, January, malamig ang panahon. So yung mga nagre-require ng cool season crops ang dapat nating itanim during January. So pasok diyan ang bitter gourd, pasok ang yung pinatanim ko sa inyo, pechay, pasok din ang cabbage, lettuce, what else? Mustard greens, yan, pasok yung mga yan. Right, so, ito na, no? So, yan, vegetables like cabbage, eggplant, upo, patola, are usually planted in all months, ano? All season siya. Again, ang mga gulay gaya ng cabbage, eggplant, upo, patola are usually planted in all months, okay? In all months except the summer season. So sila kasi mga cold season crops yung mga yan. So yung March to May, March, April, May, yun, tatlong buwan na yan, hindi masyado yung tinatanim kasi nga mga cool season crops sila. On the other hand, yung gaya ng bitter gourd, tomato, corn, bataw, gabi, munggo, these crops can be planted any months of the year. Okay? So, buong taon, pwede natin itanim yan. Hindi sila nagre-require ng mainit o malamig na panahon. Okay? Any question? Okay, tatatalis natin na. Okay, taking care of the plants. Sana umabot pa tayo. We only have less than 3 minutes left. Okay, so taking care of the plants, anong dapat i-consider natin? Ayun na, no? So water. So siyempre, kailangan diligan na, no? So water is one of the basic needs of plants to grow. So it makes the plants healthy. Plants need to be watered daily with enough amounts. So kailangan araw-araw pala siyang dinidiligan. Na dapat tama yung amount na ididilig sa kanya. So, pero sa akin, depende, ano? You may want to water your plants every other day instead of doing it every day. Ako kasi, kung magdilig ako, every other day lang. Hindi ako nagdidilig araw-araw. Especially sa gaya ng strawberries. Pero sa strawberries, nung nagkaroon ako ng strawberries before, pagdating ng summer season, nung tag-init, araw-araw ko siyang dinidiligan. Okay? Pero pag cool season na, pwede na siyang every other day. Okay? So watering of plants should be done in the morning or in the afternoon. Okay? Again, watering of plants should be done in the morning or in the afternoon. And not during high noon. Ha? Huwag kayong magdidilig sa mismong tanghaling tapat kung saan napakainit ang panahon. Okay? Kasi there's too much sunlight during that time. Right. Next to consider ay ang growing, in taking care of plants, yung growing grasses, yung mga damo. The growing grasses around the plants should be removed. So gaya niyan, pinagtanim ko kayo ng pechay or ng mustard greens. Hindi may iwasan na magkakaroon ng mga damo sa palibot nito, okay? So kaya, kailangan i-monitor nyo rin ang inyong mga halaman kasi kailangan bunutin nyo, no? Bubunutin nyo yung mga damo. Alright? Pero dahan-dahan lang sa pagbubunot ng damo, ha? Kasi baka mamaya mapasama yung mismong tanim ninyo. Right? Kasi nga, pagka mayroong mga damo, if there are grasses,
sa tabi ng inyong ano, sa tabi ng inyong crops, sa tabi ng inyong tanim, it will affect ano, it will affect the harvest and the quality of plants, because these grasses get the nutrients that should be for your plants. Aagawin ito yung nutrients na dapat ay para sa inyong halaman. Right? So again, in taking care of plants, pwede nyo rin gawin ang cultivating the soil around the plants. Okay? Pwede nyo rin gawin ang cultivating. Pag sabing cultivate, ito yung pagkakalkal ng lupa. Kakalkalin nyo yung lupa sa palibot ng inyong sa inyong halaman. Okay? So it will loosen ano? It will loosen the soil and it will make the water flow freely. And siyempre, para sa mga roots, tasty yun. Tasty para sa roots yung easy flow of water, right? And of course, it will also gives way para sa air, para sa hangin, ano? It will reach the soil. So when you say cultivate, again, when you say cultivate, it means you're going to break down. In English, you're going to break down the soil. So kanina sabi ko kakalkalin, ano? Kakalkalin yung lupa. Okay, so cultivating as a practice is really two things, okay? Dalawang bagay ang ginagawa na sa pag-cultivate. It's first ay removing the weeds or removing the grasses from the garden. And pangalawa, loosening the soil para siyempre ma-optimize natin yung retention and penetration of air, water, and nutrients. Right? So wala tayong oras.